GRO, prostitute, Magdalena, bayarang babae, pokbok. Ilan lang yan sa mga tawag sa babaeng nagbibenta ng kanilang katawan para sa ikaliligaya ng mga kalalakihan. Oras, katawan, ganda at lakas ng loob ang kanilang puhunan sa klase ng trabahong yon. Ika rin ng karamihan ay kapit sa patalim. Yan lang naman ang trabaho ng babaeng bumihag sa puso ni Joseph na mula sa Tarlac. Maging si Joseph ay hindi niya akalain na magugustuhan niya ang isang babaeng tawagin na lamang daw natin na bayaran nga. Isang beses pa lang na nakikita ni Joseph ang babae, hindi na siya nito pinapatulog sa bawat gabi na lumilipas. Alam niya sa sarili niya na kailangan niya muling makita ang babae at makilala. Kaya naman, matapos ang shift niya ng gabing yun, ay nahanap niya ang kanyang sarili na nagmamadaling ipinapasok sa loob ng kanyang bag ang kanyang mga gamit. Napansin yun ang kaibigan at pinsan niyang si Lloyd, kaya agad siya nitong nilapitan. Ep, mukhang nagmamadali ka na naman ha, saan ka pa pupunta? Huwag kang magulo, may emergency lang ako kaya ako nagmamadali. Eh bakit ka nagmamadali? Uy, pupunta ka na naman dun sa barno. Ha? Huwag kang maingay. Baka mamaya niyan, may makarinig sa'yo. Nakakaya. Baka kung anong isipin nila sa'kin. O bakit? Hindi ba totoo? Hindi ah. Pumupunta lang ako dun para... para uminom. Hindi ba pwedeng uminom dun? Umiinom ba o... dahil dun sa kinikwento mong babae? Mabilis na tinakpan ni Joseph ang bibig ng kaibigan niya para pahintuin ito sa balak na pagsasalita. Ano ka ba? Sabi ko huwag kang maingay. Oo na, hindi na. Baw na kamay mo, pre. Baka hininga mo lang yan, loko-loko. Nagpatuloy muli si Joseph sa kanyang pag-aayos ng gamit. Pero ngayon ay mas binilisan niya ang ginagawa niya para tuluyan ni siyang makaalis doon at hindi na maabala pa ng kaibigan. Pero ano pa nga ba ang aasahan niya sa pagiging madaldal at pakialamero ng kaibigan niyang si Lloyd? Alam ba yun ang ermat mo, pre? Akala ko ba may babae siyang inirereto sa'yo, yung anak nung amiga niya? Eh, sino nga uli yun? Si Isabel. Oo, tama! Si Isabel nga! O diba, mamamanhikan ka na sa susunod na buwan sa kanila? Si Mama lang naman may gusto sa babaeng yun. Hindi ko naman yung gusto. Pero pumayag ka na mapalapit sa babaeng yun. Eh kasi nga, hindi ko naman pwedeng suwayin ang gusto ni Mama. Alam mo naman kung gaano ka gusto ni Mama na makapag-asawa ako ng may mataas na pinag-aralang katulad ko. Yun na nga eh. Sinusunod mo lang yung gusto ni Tita? Eh bakit? Bakit ka pupunta dun sa bar? Para lang makita yung babaeng GRO dun. Ano ba? Sabi ko nung umiinom lang ako dun, ang kulit mo talaga. Sige na, alis na ako. Napansin ni Joseph na may sasabihin pa sana ang kaibigan niyang si Lloyd. Pero hindi niya na yun pinansin at nagmamadali na siyang umalis. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa bar kung saan tila naging parokyano na siya. Pagkarating niya dun, marami na agad na tao siyang nakikita. Agad na din siyang humanap at umuko pa ng isang lamesa para sa kanyang sarili na malapit sa may stage. Nang may dumaan na isang waiter na lalaki, agad niya itong pinigilan at tinawag. Waiter? Yes, boss? Nakapagsayaw na ba yung babae? Yung may tato na paro-paro sa balikat? Si Miss Number 13 ba, sir? Alam mo ang pangalan nun? Naku, boss, hindi ho eh. Hindi ho allowed po sa mga waiter na katulad namin ang makilala yung mga babae nagtatrabaho rito. Kung gusto nyo ho, kausapin nyo yung road manager namin, yung mga babae. Kung gusto nyo po na maitable yun. Kung may katanungan pa kayo, sir, tungkol sa kanila. Nandito ba yung boss na tinutukoy mo? Yes, so gusto niyo po tawagin ko po siya? Sige.
Order na rin ako ng isang beer. Sige ho, sir. Pakihintay na lang po, sir, ha? Hahanapin ko lang muna yung boss namin, si Boss Caloy. Sige. Matsagangang naghintay si Joseph sa lamesa niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ba gustong-gusto niyang makilala ang babaeng yun. Napapalunok pa siya ng laway sa kaba na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Maya-maya pa ay namatay bigla yung ilaw at tanging ilaw na lang sa stage ang nakabukas. Doon ay natigilan si Joseph nang mamukaan niyang babaeng lumabas doon na nakasuot ng pulang two-piece. Ayun siya. Nakita ko na naman siya. Mabuti na lang. Nakita ko siya uli. Kahit malakas ang palakpakan sa paligid dahil sa sexing pagsasayaw ng babae sa stage, tanging ang malakas lang na tibok ng puso ni Joseph ang kanyang naririnig. Pero natanggal din niya ang atensyon sa kanyang pinapanood nang dumating na yung waiter kasunod ang isang matandang lalaki na nakasalamin pa. Boss, eto na nga pala yung order niyo po. Oh. Kasama ko doon din po si Boss Caloy. Salamat. Sige boss, maiwan ko na po kayo. Mabilis na umisod ng konti si Joseph sa kanyang inuupuan para makaupo ang matandang lalaki. Agad siyang uminom muna ng kanyang alak para mawala ng konti ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa magsasalita na sana siya, pero naunahan siyang umimik noong matandang lalaki. Sino sa mga alaga ko ang gusto mo? Pero ipapaalala ko lang, iba-iba ang presyo nila. Depende sa mapili. Gusto ko ho siya. Sino? Siya ho. Walang pagdadalawang isip na itinuro nga ni Joseph ang babaeng nagsasayaw pa din sa stage. Si Mariposa? Mariposa ba ang tunay niyang pangalan? Hindi mo na kailangan malaman kung ano man ang tunay niyang pangalan. Tawagin mo na lamang siyang Mariposa dahil yun ang pangalan niya dito sa bar. Pero siya ba talaga ang gusto mo? Marami pa naman ako ibang mga alaga dyan. Baka siya lang yung nakikita mo kaya akala mo wala ka ng ibang mapagpipilian. Ay, hindi o boss. Siya o talaga yung gusto ko. Medyo may edad na kasi yan, iho. Kung hindi mo natatanong, mukhang bata lang yan. Mas marami akong babae dyan na mas bata kesa kay Mariposa. Siya o talaga yung gusto ko eh. Talagang desidido si Joseph na makilala niya ng personal ang tinatawag na Mariposa ng bar. Nakakaramdam lang siya ng konting inis dahil pinipilit na matandang lalaki na ibang babae na lang ang ibigay sa kanya. Pero ang isinisigaw kasi ng puso niya ay walang iba, kung hindi ang babaeng yun. Kung gano'n, hindi na kita mapipilit pa. Ang tanong ko lang ngayon, magkano ba ang kaya mong ibigay? Mahal po ba siya? Makipag-agawan ka na lamang sa mga congressman at mayor na kumukuha sa kanya. Mga tipo kasi nilang babae, yung katulad ni Mariposa. Yung may edad na, pero maganda pa din. At maganda pa din ang katawan. Kung tutusin, hindi ka maniniwalang 40 na yan. Mukhang nasa late 30s lang. Kung kaya, ganyan ang tingin mo sa kanya. Pero kung kaya mong tapatan yung offer ni Congressman ngayong gabi para makasama si Mariposa, ibibigay ko siya sa'yo. Magkano po ba? 12,000. Kaya mo bang tapatan? Gagawin kong 15,000. Para sa isang gabi lang. Doon napansin ni Joseph na malapad ang ngiti ng matanda kung saan ay tinapik-tapik pa siya nito sa balikat. Halatang nagustuhan nito ang inoffer niyang pera. Gusto kita, bata. Mukhang patay na patay ka sa isa sa mga alaga ko. Sige, ibibigay ko sa iyo ngayon si Mariposa. Sayong-sayo siya ngayong gabi. Salamat ho.
Kakausapin ko lang muna ang handler niya para ma-refund yung ibinayad ng pera ni Congressman. Kung gusto mo, sumama ka na rin sa akin sa loob. Pwede ho ba? Oo naman, para maisama mo na siya kagad. At sige ho. Napuno ng tuwa ang puso ni Joseph dahil sa wakas, mula sa palihim niya lang na panunood sa bar, ay makikita niya na at makikilala niya na ang babaeng hindi nagpapatulog sa kanya ng ilang gabi. Sa labas lang ng silid naghintay si Joseph. Doon kasi siya iniwan ng matandang boss para hintayin na lamang ang paglabas daw ni Mariposa. Hindi naman kasi siya pwedeng pumasok sa mismong loob. Dahil doon, abalang nagbibihis sa mga babaeng sasalang sa pagsasayaw. Sa loob noon ay may narinig si Joseph, isang baklang nagsasalita na sa tingin niya ay yun yung handler na tinutukoy na matandang lalaki kanina. Dahil nasa labas nga lang siya mismo ng kwarto, rinig na rinig niya tuloy ang pinag-uusapan ng mga ito. Mariposa! Bakit humamita? Magbalik ka ng damit. Ha? Bakit? May last dance pa ako. Hindi ka na lalabas. Hindi mo natatapusin ang production mo. Last dance mo na yung labas mo kanina. Ano? Anong ibig mong sabihin, mamita? Bakit? Nagmamadali ba yung congressman? Hindi. May ibang bumili na magdamag mo. Alam mo ba, nakipag-bidding yung boylet dun kay Boss Caloy. Nagbayan siya ng mataas kaysa dun sa ibinay ni congressman. Ha? Sino? Baka may Urien, ha? Ah, hindi ah. Iba ito. Yummy ito. Bangket. Medyo naalarma ng konti si Joseph nang wala siyang marinig mula kay Mariposa. Pakiramdam tuloy ni Joseph ay hindi masayang babae nang malaman niyang ibang nagbook ng gabi nito. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili. Ayaw niyo ba ng ibang customer? Mas gusto niyo ba yung congressman na tinutukoy nila? Ngunit nang marinig muli ni Joseph na nagsalita yung bakla, doon siya muling nakinig. Hoy! Hindi ka ba masaya? Masaya naman, mamita. Ay, naku! Nakakaingit naman tong si Marie. May nabihag na naman ang beauty niya kahit may edad na. Ay, umaribo ka rin! Hoy! Sandali! Sabi ko na huwag na huwag mong mababanggit ang tunay na pangalan niya dito sa bar. Mariposa! Ang tagal-tagal kinakita pinagsasabihan. Sorry na, mamita. Nadulis lang. Ayusin mo kaya yung shade ng foundation mo para naman bumagi sa inyo, ha? Babaeng to. Kung ganyan ang makeup mo, hindi pantay at ang mukha kang bangkay, mahirapan ka talaga makahanap ng customer. Asya Mariposa, sige na. Magbihis ka na. Kanina pa naghihintay sa labas sa'yo yung toilet mo. Sige, mamita. Kalingan mo ha? Para naman balik-balikan ka. Tsaka mukhang madatong eh. Piruin mo. Natalo niya yung offer ni congressman. Okay, mamita. Agad na tumalikod si Joseph nang marinig niya na may papalabas. Ayaw niya kasi na magmukha siyang nakasilip o baka pagbintangan siyang namuboso. Kaya naman, hindi siya nagpakita ng kanyang mukha. Hindi din namin niya nakita kung sino yung lumabas. Pero pakiramdam niya, yun yung baklang handler. Hanggang sa maya-maya pa, pakiramdam niya ay huminto ang tibok ng puso niya. Noong muling bumukas ang pintuan, narinig niya ang boses ng babae sa kanyang likuran. Joseph, ikaw ba yung Joseph? Ako nga. Hi. Akala ko dati ko nang naging customer eh. Bago pala. Bakit, may problema ba sa mga bagong customer na kagaya ko? Mas gusto mo ba yung mga parokyano mo na? Hindi naman. Mas gusto ko nga yung bago eh. Para mas marami akong natitikman. Namula ang mukha ni Joseph dahil sa sinabi ng babae sa kanya. Buti na lang talaga at madilim sa gawin yun ng silid
kaya sigurado siya na hindi yun napansin ni Mariposa. Sigurado at kumpirmado nga si Joseph sa kanyang sarili ng mga oras na yun na iba na talaga ang tama niya sa babae. Tara na ba? Sige ba? Lumabas na sila ng bar at nagtungo sa parking lot. Pinagbuksan niya pa ito ng pinto ng kotse hanggang sa tuluyan na nga silang umalis ng lugar na yun. Kung saan niya dadalhin ang babae, hindi pa sigurado si Joseph. Basta ang tanging alam lang ni Joseph, gusto niya itong masolo at mas makilala pa ng masinsinan at ng mas malalim. Buong akala ni Joseph ay magiging tahimik lang ang buong biyahe nila dahil nga hindi niya alam kung papaano makapagbubukas ng topic na mapag-uusapan. Pero muntik nang lumuksong puso niya dahil sa tuwa nang biglang magsalita si Mariposa. Bago ka lang ba sa bar? Parang hindi pa kita nakikita noon eh. Hindi, actually, pangatlong beses ko nang pumunta sa bar na yun. Talaga? Bago lang kasi ang mukha mo para sa akin. Baka hindi mo lang matandaan. Pero nung unang araw ko sa bar, nagkasalubong pa nga yung mga mata natin habang nasa stage ka. Nung nakita kita nung gabi na yun sa bar na yun, alam ko kaagad na kakaiba ka. Ang lakas ng aura mo. Kaya pala. Kaya pala nagbayad ka ng malaki para lang mailabas ako ngayong gabi. Nalaman ko na malaki pala yung binayad mo para lang maagaw mo ako dun sa totoong booking ko ngayon. Masama ba yun? Hindi naman. Katulad nga ng sabi ko, mas gusto ko yung ibang customer naman para marami akong matikman. Lagi na lang kasi akong binubook ng congressman. Siya nga pala. Sa tingin ko binata ka pa. Sa palagay ko din, mas bata ka kaysa sa akin. Hindi tuloy ako makapaniwala. Ang dami na pwede mong piliin, ako pa talaga. 40 na ako. Baka nga kasing edad ko ng nanay mo. Naku, hindi naman. Mas matanda naman ang mama ko sa'yo. Well, okay lang din naman kahit kasing edad ko ng nanay mo. Ibi-baby naman kiti. Napadiretso ng pagkakaupo si Joseph sa may driver seats nang maramdaman niyang pumatong ang kamay ni Mariposa sa kanyang hita. Muli na namang tumalo ng puso niya sa tuwa. Pero kahit ganun, hindi yun ang gusto niyang mangyari para sa kanilang unang pagkikita. Kaya naman, taliwa sa kinasanayan na pinagdadalhan sa mga babaeng bayaran tulad ng motel o di kaya'y kondo. Sa tabing dagat dinala ni Joseph si Mariposa. Hindi naman tuloy makapag-react ng maayos si Mariposa dahil bago sa kanya ang pinagdalhan sa kanya ng binata. Hindi ko alam na mas gusto mo pala yung mga public places. Adventurous ka pala. Hindi. Nagkakamali ka, Mariposa. Ha? Wala akong balak na ikama ka. Okay lang sa akin na kahit walang mangyari sa ating dalawa. Gusto ko lang talagang makasama ka. Napakamot pa si Joseph sa likod ng kanyang ulo dahil alam niya na medyo cheesy ang sinabi niya. Kitang-kita niya na natigilan naman ang reaksyon ni Mariposa dahil sa kanyang sinabi. Nagkatitigan sila sa kanilang mga mata kung saan ay tumagal din yun ng ilang segundo. Hanggang sa magsalita na rin ang babae. Bakit ayaw mo? Hindi ba kinuha mo ko para doon? Hindi naman para doon. Katulad ng sinabi ko, gusto ko lang masolo kita. Gusto ko mas makilala pa kita ng malalim, Mariposa. Anong gagawin natin dito kung hindi tayo maglalaplapan? Mag-uusap lang. Huwag mo sabihin, virgin ka pa. Syempre may experience na ako. At hindi naman ibig sabihin nun, ayoko na kahit kailan. Syempre gusto ko rin naman may mangyari sa atin, pero old school kasi ako eh.
Gusto ko dahan-dahan lang alat. Sige, kung yan ang gusto mo. Customer is always right. Alika, maupo ka. Inalalaya ni Joseph si Marie na maupo sa hulihang bahagi ng kanyang kotse habang nakaharap sila sa dagat. Gaya nga ng gustong mangyari ni Joseph, walang nangyari sa pagitan nila ni Marie. Matapos ang kanilang konting pag-uusap at pagkakakilanlan sa isa't isa, niyaya niya na ding umuwi si Marie. Ngunit, buong akala niya ay magpapahati dito sa bahay nito. Pero pinabalik nito sa bar para doon na lamang siya ihatid. Pagkarating doon, ay pinagbuksan niya pa ng pinto si Marie. Salamat sa time mo, Mariposa. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa iyo, Marie na lang itawag mo sa akin. Ah, oo nga pala. At saka huwag ka magpasalamat, no? Binayaran mo naman ako, hindi naman yun libre. Sana hindi ito ang huli nating pagkikita. Oo naman. Basta may datong ka, malayo mo akong masusolo. Sige na, kailangan ko nang pumasok sa loob. Sige. Magkita ulit tayo bukas. Hindi na umimik pa noon si Marie sa kanya at agad na ngang tumaliko dito para pumasok na sa bar. Hindi mapawi ang ngiti sa labi ni Joseph habang nagmamaneho siya pabalik ng kanyang kondo. Madaling araw na noon pero hindi pa rin siya nakakaramdam ng antok. Masaya pa kasi siyang binabalikan yung mga oras na magkasama sila kanina ni Marie. Kinabukasan, nag-half day lang si Joseph sa kanyang trabaho dahil balak niyang bilhan ng regalo si Marie para ibigay mamaya kapag nagkita sila. Nakasakay siya noon sa elevator nang bigla namang sumulpot ang kaibigan niyang si Lloyd at sumabay sa kanya pababa ng ground floor. Teka! Paalis ka, pre! Saan ka pupunta? Magkakapi ka ba sa labas? Hindi, uuwi na ako. Ano? Alas dos pa lang ng tanghali, bakit uuwi ka na? Masama ba ang pakiramdam mo, ha, LBM? Sira ka ba? Mag-half day ako ngayon. Ano? Bakit naman biglaan? Ang dami mo namang tanong. Kasi alam mo naman, candidate ka para next na magiging team leader natin, di ba? Tapos bigla-bigla ka nalang mag-half day na walang dahilan. Nakaramdam ng konting pagkapikon si Joseph sa pagiging matanong ng kaibigan niya sa kanya. Pero pinipigilan niya lang na maasar ng sobra dahil nga itinuturing niyang BFF si Lloyd. Alam mo naman, di ba? Hindi ko talaga kailangan ng posisyon na yun. Nagtatrabaho lang naman talaga ako para may rason ako na hindi magpakasal kaagad kagaya ng gusto ni Mama. Mayaman kami, Lloyd. Alam mo yun. Pero di ba sabi mo, gusto mo makuha yung posisyon na yun para may mapatunayan ka sa mama mo? Dati pa yun. Hindi ba pwedeng magbago ang goal ko sa buhay? Ikaw talaga. Magsasalita pa sana si Lloyd. Pero tinapik na ni Joseph ang balikat niya. Doon ay saktong bumukas na din ang pinto ng elevator. Sige pre, mauna na ako ha. Galingan mo na lang sa trabaho mo. Malay mo. Sa'yo talaga mapunta yung posisyon na yun. Teka lang, Joseph! Sandali! Joseph! Kahit na dinig pa ni Joseph ang pagtawag sa kanya ni Lloyd, ay hindi niya na ito nilingon pa. Mga bandang alas 8 pa lang, nagpa siya na agad si Joseph na pumunta sa bar. Nagmamaneho siya noon nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Inabot niya yon at balak sanang sagutin. Pero nang makita niyang tumatawag ang kanyang ina, kaya naman mas pinili na lang ni Joseph na wag na yung sagutin pa. Mukhang alam niya na kasi kung ano ang balak sabihin ng ina sa kanya. At wala siyang oras para intindihin yon. Pasipul-sipul siyang nagmamaneho hanggang sa makarating siya sa may bar na yon. Bit-bit niya sa kanyang kamay ang isang maliit na bouquet ng bulaklak at ang isang puting paper bag. Ngunit agad na natigilan si Joseph nang makita niyang sarado yung bar. May mga nakaparadang dalawang mobile ng pulis.
Nataranta si Joseph at naisip niya na baka nire-raid ang bar at mapahamak si Marie. Kaya naman, walang pagdadalawang isip na agad siyang pumasok sa loob. Pagpasok niya sa loob, nandoon yung matandang lalaki na si Buscaloy habang kausap ang dalawang pulis. Taka, ayun! Ayun siya! Siya yung kasama ni Mariposa kagabi. Kayo ba ang totoong kasama ng Giaro sa bar na yun? May code name na Mariposa? Oo, ako nga ho. Kasama ko siya kagabi. Baga anong oras at gaano kayo katagal na magkasama? Magdamag! Sir, kayo ho ba ang kausap ko? Itong lalaki ang kausap ko, kaya pwede ho ba huwag kayong sumabat? Uulitin ko, hanggang anong oras kasama mo ang GRO na nagangalang Mariposa? Tama po ang sinabi niya, magdamag ho. Magdamag ko siyang kasama. Napansin ni Joseph na nagkatinginan muna ang dalawang pulis na kaharap niya bago nito isinulat sa hawak nitong notepad ang sinabi niya. Maaari bang kunin namin ang iyong pangalan at numero para kapag kailangan namin ng kunin ang statement ninyo, matawagan namin kayo? Pwede naman ho. Pwede ko bang malaman kung ano po nangyari? Natagpo ang patay ang isang congressman. Wala na itong buhay at wakwak na ang kanyang tiyan. Natagpuan ito sa loob ng kotse nito. Nakuha namin ang tracking device na madalas pumupunta ang matandang congressman at meron siyang laging inilalabas sa babae. Si Mariposa ngayon. Ang sinasabi niyo ba'y suspect sa pagpatay si Mariposa? Baaring ganun nga. Kaya kami nag-iimbisiga. Malabo ho yun. Kasama ko siya kagabi. Kaya nga ho, tatawagan muna namin kayo para kunin ang iyong buong statement para malinis ang pangalan niya. Nasaan ngayon si Mariposa? Dinakip niyo siya? Hindi. Dahil wala kaming sapat na ebidensya na magtuturo sa kanya, nandito lang naman kami para magtanong-tanong. Dahil sapat na din naman ang nakuha naming impormasyon. Kaya mauna na kami. Maraming salamat sa pakikipagtulungan niyo sa amin. Nang umalis ang dalawang pulis, ay agad na hinarap ni Joseph ang boss ng bar na si Buscaloy. Narinig niyo pa ang pagririklamo nito habang naglalakad papalayo. Ang balas naman! Kailangan ko pang isarado ang barko ngayong gabi dahil sa walang kwentang imbestigasyon na yun. Sayang ng kita, sayang ng pera! Mabilis na hinabol ni Joseph ang matanda at pinigilan nito na makapagpatuloy sa paglalakad. Teka lang ho. Ano yun? Anong kailangan mo? Walang ganap ngayon sa aking bar. Hindi mo ba nakikita, sarado kami ngayon? Umuwi ka na. Bumalik ka na lamang bukas. Nasaan po si Mariposa? Tinanggal ko na siya kanina sa trabaho. Nagmalaman kong isa pala siyang suspect sa pagpatay doon sa congressman na suki niya. Pero alam niyo na hindi siya gumawa noon dahil magkasama kami kahapon. Pero hindi magdamag, tama ba? Natigilan si Joseph dahil sa sinabi ng matanda. Tama nga naman, hindi niya talaga kasama si Marie nang magdamag dahil ibinalik niya si Marie sa bar na yon noong madaling araw. Ibig sabihin, naniniwala kayo na may kinalaman si Mariposa doon? Kalokohan, wala siyang kinalaman doon. E di pagtanggol mo siya kung may prueba ka. Basta ako, tinanggal ko na siya dito sa barko. Kung sakali may kinalaman man talaga siya, hindi na ako madadamay pa ng tuluyan, lalo na itong barko. Kaya ikaw, kung si Mariposa lang naman ang binabalik-balikan mo rito, pues umalis ka na at huwag ka nang babalik dahil hindi mo na siya makikita pa. Aalis na sana muli ang matanda, pero muli namang humarang si Joseph sa dadaanan nito. Teka, sandali lang ho. Ano na laban? Baka naman
pwede kong malaman kung saan ko siya makikita. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung saan yung bahay niya, kung saan siya nakatira? Paano ko malalaman? Hindi ko alam, okay? Doon mo itanong sa handler niyang bakla. Baka yun, alam yun. Nasaan mo siya? Umalis na din. Ang dami mong tanong, umalis ka na nga. Ang dami ko pang gagawin. Istorbo ka! Doon na nga ay hindi na napigilan ni Joseph ang matanda na makaalis. Kagat-kagat ni Joseph ang kanyang daliri habang nakatulala. Paulit-ulit niyang kinakagat ang kanyang kuko. Iba ang pakiramdam niya ngayon na nalaman niyang may posibilidad na hindi niya na makikita pang muli si Mariposa. Para siyang masisiraan ang ulo sa sobrang kagustuhan niya na makitang muli si Marie. Ngayon lang siya nagkaganon sa isang babae, kaya hindi siya mapakali. Hindi ako papayag na hindi ko siya makita. Kailangan ko siyang makita. Para na ako nababaliw. Gagawin ko ang lahat para makita ka, Marie. Kailangan ko makita ang baklang yun na tinutukoy ng matanda. Dahil sigurado ako, siya ang makapagtuturo sa akin kung nasaan si Marie. Nagkaroon ng isang magandang ideya si Joseph para makita niya ang baklang tinutukoy ng matanda. Doon ay hindi na siya umalis sa parking lot ng bar at nagpa siya na doon na siya magmamanman. Natitiyak niya kasi na magpapakita din ng bakla na yon kapag nagbukas ulit ang bar. Wala na siyang pakialam pa ng mga sandaling yon kung abutin pa siya ng ilang araw sa pagbabantay. Sa kabilang banda, habang tila nawawala nga sa sarili si Joseph dahil sa kagustuhan niyang makita si Marie, wala siyang kaalam-alam na nag-aalala ang kaibigan niyang si Lloyd sa kanya. Kaya naman, nakatanggap siya ng tawag mula dito. Sinagot naman yon ni Joseph. Pray, asan ka na ba? Bakit di ka pumasok sa trabaho? Nandito ako ngayon sa harap ng kondo mo. Kanina pa ako nagdodorben, walang sumasagot. Nasaan ka ba? May malaga akong ginagawa. Ano pala maling natupag mo, Joseph? Napapabayaan mo ng trabaho mo. Kapag may babae kang magugustuhan, kapag hindi mo nakikita, huwag mong sabihin wala ka rin gagawin. Ano ba pinagsasabi mo? Para kang nasisiraan ang ulo dyan. Masisiraan talaga ako ng ulo kapag hindi ko siya makita. Ano? Teka, hello! Joseph! Joseph! Hello! Napailing-iling na lang si Lloyd nang mamatay yung tawag. Sinubukan niyang tawagan ulit si Joseph, pero out of coverage nito. Ano ba talagang nangyayari sa lalaking yun? Nag-aalala na ako. Dapat ko na ba itong sabihin o ipaalam sa nanay niya? Mali ito. Nagbunga naman ang halos magtatatlong araw na pagbabantay ni Joseph sa bar dahil nakita niya ang baklang napapaligiran ng mga kababaihan. Minamanmanan niya lang muna ito sa una. Nakumpirma niya na may-ari din ito ng isang lumang kotse na kulay blue. Doon, inaral ni Joseph ang kanyang mga susunod na hakbang at ang kanyang plano. Tsinempohan niya noong gabi na lumabas sa kotse at pasimping lumapit sa kotse ng bakla. Laking tuwa naman ni Joseph nang malaman niyang hindi nakalak ang pinto ng kotse, lalo na sa may backseat. Doon na siya nagtago. Mga bandang madaling araw noon, sumakay ang bakla sa kanyang kotse kung saan doon ay biglang lumitaw si Joseph at tinutukan siya ng isang maliit na kutsilyo sa liig. Sino ka? Huwag ka maingay kung ayaw mong lagyan kita ng gripo sa liig mo. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Kunin mo lang lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong papatayin. Hindi naman talaga gawain ni Joseph ang ginagawa niya. Pero dahil desperado na talaga siyang mahanap si Marie, kaya nagawa niya ang bagay na yon. Tila wala na talaga siya sa kanyang sariling katinuan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kagalon, ako ba kailangan mo? Ano ba kailangan mo? Sabihin mo lang. Basta huwag mo lang akong papatayin. Saan ang bahay ni Marie?
ituro mo sa akin. Si Marie! Nagkatinginan pa ang kanilang mga mata sa rearview mirror ng kotse. Inalala ni Mamita kung saan niya nakita ang lalaking gumagawa noon sa kanya. Pero hindi niya talaga maalala ito. Anong kailangan mo kay Marie? Huwag mo siyang hanapin. Mapapahamak ka lang. Bakit ako mapapahamak? Dahil naniniwala kayo na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Congressman? Dahil meron talaga! Hindi ko kailangan ng opinion mo. Ituro mo sa akin kung saan ang bahay niya. Kung hindi, papatayin talaga kita. Paandarin mo ang kotse! Lalong ibinao ni Joseph ang kutsilyo sa liig ng bakla. Kaya kapansin-pansin na mas lalong natakot ito. Ito na! Ipagmamaneho na kita! Bilisan mo! Gusto ko siyang makita! Mabilis ngang nagmaneho si Mamita patungo sa bahay ng alam niyang tinitirhan ni Marie. Buong biyahe, nakatutok pa rin sa kanyang liig ang kutsilyo. Kaya naman tanging sunod-sunod lang na paglunok ang ginagawa niya. Hindi nagtagal, bumagal na din ang takbo ng sasakyan hanggang sa tuluyan na yung huminto. Doon ang bahay niya, yung may itim na pinto. Sigurado ka ba? Hindi mo ba ako nililigaw lang? Hindi, sigurado ako na dyan ang bahay niya. Sige, makakaalis ka na. Bababa na sana noon si Joseph sa kotse, pero muling nagsalita ang bakla. Ikaw ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Mukhang hindi ka na makakataka sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Totoo, may kinalaman siya sa pagkamatay ni Congressman. Nakita mismo ng mga mata ko yung paglilinis siya ng katawan ng punong-puno ng dugo noong madaling araw. Nakita ko mismo yun ang mata ko. Kaya nang marinig kong namatay yung congressman, naniwala ako na siyang kumuha noon. Tigil-tigilan mo sa paninira mo kay Marie. Hindi ko kailangan ng kasinungalingan mo, Leche! Hindi ko alam kung paano kaya napiyag ng ganyan. Para hindi ka maniwala sa sinasabi ko, pero pinapalaan kita. Kung ayaw mong maniwala, pues... nasa iyo na yun! Hindi nilang pinansin pa ni Joseph yun at tuluyan nang bumaba ng sasakyan. Mabilis din na nagpaharurot ng takbo ng kotse ang bakla hanggang sa tuluyan na itong umalis. Sa loob-loob ni Joseph, hindi niya maipaliwanag kung bakit lumalabas lang sa kabilang tinga niya ang naririnig niyang masasama tungkol kay Marie. Para bang wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ang muli itong makita. At ngayon, nasa harapan na siya ng bahay ng dalaga. Hindi na siya makapaghintay na masilayan muli ang ganda nito. Doon ay agad na nga siyang lumapit sa may pinto. Kinatok yun ang ilang ulit. Nung una'y wala siyang naririnig na kumikilos mula sa loob. Kaya patuloy pa din ang kanyang pagkatok. Hanggang sa ilang segundo nang lumipas, unti-unti nang bumukas ang pinto. Hindi yun binuksan ng malaki. Sumilip lang ang mata nito sa konting siwang. Otomatikong napangiti si Joseph nang matanaw niyang muli si Marie. Hello, Marie. Joseph, anong ginagawa mo dito? Doon palang binuksan ng malaki ni Marie ang pintuan at saka pinapasok sa loob. Paano mo nahanap ang bahay ko? Gumawa ako ng paraan para makita kita. Bakit? Sinabi ko na sa'yo, gusto kitang makita muli. Natanggal na ako sa trabaho ko. Alam ko. May malaking problema lang na nangyari. Alam ko din ang tungkol doon. Eh anong ginagawa mo dito? Baka madamay ka pa sa gulong kinasasanggutan ko. Hindi ako naniniwala na may kinalaman ka sa bagay na yun. Paano ka naman nakasisiguro? Dahil masyado kang maganda at mabait para maging isang mamamatay tao. Nagkatitigan sila ng ilang minuto hanggang sa tumalikod sa kanya si Marie. Umupo ito sa sofa at malakas na buntong hininga. Maya-maya pa ay nagsalita ito.
Halos nababaliw na nga ako. Hindi na din ako makatulog ng maayos. Paano ba naman? Natatakot ako na baka bigla na lang ang pasukin sa bahay ko. Tapos hulihin ako ng mga pulis. Nagkakaroon na nga din ako ng pagpapanik tuwing may hihintong sasakyan o kaya naman kakatok dito sa bahay ko. Baka kasi ako talagang ituro na may kinalaman sa pagkamatay na matandang yon. Kahit wala naman talaga akong kinalaman. Nakaramdam ng sobrang pag-aalala si Joseph para kay Marie. Kaya naman, agad din siyang umupo sa kaharap na upuan nito. Doon ay muling nagsalita si Marie. Paano kung bigla nila akong hulihin? Paano kung hindi nila mahanap yung tunay na pumatay sa matandang yon? Tapos ako na lang ang ituro nila dahil alam nila na wala akong kalaban-laban. Paano kung may pagtatanggol ang sarili ko, Joseph? Gusto mo bang doon ka muna sa kondo ko tumira, Marie? Ha? Seryoso ka ba sa inaalok mo? Oo naman. Walang pagdadalawang isip ang ginawang pag-alok ni Joseph kay Marie. Total, pabor naman yon para sa kanya. Pakiramdam niya kasi, ayaw niya nang mawala pa sa paningin niya ang dalaga. Ang totoo niyan, tila tumalo ng puso niya sa sobrang tuwa kapag nai-imagine niya na nakatira na sila sa iisang bahay. Kung ganoon, kung bukal sa loob mo ang inaalok mo sa akin, sino ba naman ako para tanggihan yan? Mabilis na napaangat ng tingin si Joseph kay Marie nang marinig niyang naging kasagutan nito. Nabalot siya ng kakaibang tuwa at galak dahil sa narinig niya. Parang nagningning din ang kanyang mga mata ng sandaling yun. Talaga? Pumapayag ka? Oo naman. Bakit hindi? Kailan ba ako pwedeng lumipat? Ngayon din, kung gusto mo. Sige, gusto ko yan. Mabuti kung ganun. Babalik na lang ako dito mamaya. Kapag nakaimpake ka na, kukunin ko muna ang kotse ko. Kung saan ko ito hinabilin. Sige, hihintayin kita, Joseph. Salamat uli sa offer mo. Basta ikaw. Sige, may iwan muna kita. Sige, bumalik ka kaagad ha. Oo naman. Nang mga sandaling yun, parang wala nang mahihiling pa si Joseph. Agad din niyang kinuha ang kotse niya sa parking lot ng bar at muling bumalik sa bahay ni Marie. Nakapag-impake na ito ng ilang mga gamit nito noong dumating siya. Kaya agad nilang hinakot lahat. Pagkatapos noon, ay agad na din silang umalis para naman magtungo sa kondo ni Joseph. Ito nga palang kondo ko, Phil at home ka ha. Mayamang ka pala. Naku, hindi naman masyado. Ipatong mo na yung mga gamit mo dito sa couch. Saan pala yung magiging kwarto ko? Ikaw na lang gumamit ng kwarto ko tapos ako naman dito lang ako sa may couch. Ha? Bakit naman? Okay lang naman yun sa akin. Huwag ka mag-alala. Malambot at malaki naman tong couch kaya kasyang-kasya ako. Pero pwede naman tayo magtabi na lang. Natigilan si Joseph dahil sa sinabi ni Marie. Hindi niya inaasahan na ito mismong mag-aalok sa kanya na magtabi na lang sila sa iisang kama. Sa sobrang bigla, hindi tuloy siya makapagsalita. Mga ilang minuto pa siyang nakatulala bago muling natauhan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Bakit hindi? Para namang hindi mo alam kung anong klaseng trabaho meron ako. Huwag mo na akong gawing Santa, Joseph. Hindi ako si Maria. Maria ang pangalan ko. At isa akong bayarang babae. Kusang napalunok ng laway si Joseph sa paraan ng pagsasalita ni Marie. Parang nang-aakit yun. Hindi tuloy niya napigilan na mag-init ang kanyang buong katawan. Pero mabilis siyang umiwas ng tingin dito at muling nagsalita. Sige. Wala namang problema kung magtatabi tayo. Sure. Lalong walang problema sa akin yun.
Saan nga pala ang banyo mo? Maliligo na muna ako. Ang lagkit na kasi ng katawan ko. Dumiretso ka lang dyan. Makikita mo agad yung banyo. Sige. Napapapaypay at napapapahid na lang si Joseph ng kanyang pawis dahil sa init ng kanyang nararamdaman. Dahil sa pagtira ni Marie sa kondo ni Joseph, tila nagkaroon ng sariling mundong dalawa. Ini-enjoy nilang pareho ang bawat araw na dumadaan hanggang sa may nangyari na din sa kanila. Wala nang mahihiling pa noon si Joseph. Pakiramdam niya na kay Marie na lang umiikot ang kanyang mundo. Kung saan ay kontentong-kontento na siya doon. Hindi na tuloy siya pumapasok sa kanyang trabaho. Umabot na din yon ng halos isang linggo. Hanggang sa wala siyang kaalam-alam na noong araw pala ng linggo na yon, napagpasyahan ang kanyang kaibigan na si Lloyd na puntahan siya. Sunod-sunod na pagdodorbel ang ginawa ni Lloyd. Hanggang sa bumukas yung pinto, nagulat na lang siya nang isang babae na nakasuot ng apron ang kanyang nakita. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa kondo? Lloyd, anong ginagawa mo dito? Hindi na tuloy ni Lloyd ang kanyang sasabihin nang biglang sumulpot na din si Joseph sa likod ng babae kung saan ay wala itong suot na pangitaas. Isang linggo ka na hindi pumapasok sa trabaho. Bigla ka na lang nag-awol kaya heto. Pinunta na kita dito sa kondo mo. Ano bang nangyari sa'yo? Akala ko pa naman may sakit ka. Yun pala eh. Mukhang okay ka. Hindi na muna sumagot sa kanya si Joseph dahil hinarap muna nito ang babae at saka nagsalita ng mahinahon. Marie, iwanan mo muna kami ng kaibigan ko. Mag-uusap muna kami. Ipagpatuloy mo lang pagluluto mo ng dinner natin sa loob. Sige, bilisin mo ha. Hihintayin kita. Sige. Nang umalis na ang babae, ay lumabas ng kondo niya si Joseph, kung saan ay doon sila nag-usap. Sana tinawagan mo lang ako. O di kaya tinext mo ako. Hindi ka na sana nag-abala pang pumunta rito. Eh kung binubuksan mo sana yung cellphone mo para naman matawagan kita. Mag-iisang linggo na yung nakapatay ha, kaya hindi kita makontak. Bakit nga pala hindi ka nagparamdam? Kahit man lang sa trabaho, hindi ka pumapasok. Mukhang nakalimutan ko lang isend yung resignation ko. Pero mamaya, gagawin ko yun. Resignation? Magre-resign ka na? Katulad ng sinabi ko, hindi ko naman talaga kailangan ng trabaho. Alam ba ni Tita Sally yan? Hindi ko pa nasasabi. Hindi mo pa nasasabi? O hindi mo talaga balak sabihin? Dahil alam mong, hindi siya papayag. Ay, bakit ba masyado kang pakialamero? Dahil nakikita kong nasisira ang buhay mo, Joseph. Ano pa nangyayari sa'yo? Tsaka sino yung babae kasama mo, ha? Yun ba yung babaeng bayaran sa bar? Mabilis na hinawakan ni Joseph ang kwelyo ng damit ni Lloyd. Kaya naman agad na natigilan si Lloyd. Lalo na, kitang-kita niya ang panlilisik ng mga mata nito sa kanya. Para namang nag-iibang tao ang kaharap niya ngayon. Huwag na huwag mong pagsasabihan ng ganun si Marie. Eh, hindi inamin mo din na siya nga yung babaeng yun na nasa bar. Sinisira mo talaga ang buhay mo, pre. Hindi ako makapaniwala na nagiging ganito ka. Samantalang ang taas-taas dati ng pangarap mo. Malakas lang naman ang loob mo ngayon. Dahil alam mong cargo ka din ni Tita Sally. Lalo yung mga gastusin pati yung kondo mo. Pero tingnan lang natin kung kakayanin mo pa rin tumayo sa sarili mong mga paa kapag hindi ka niya nasinuportahan. Talagang pakialamero ka, no? Dumapo ang kamao ni Joseph sa pisngi ni Lloyd dahil sa lakas ng suntok nito. Kaya mabilis na napaupo si Lloyd sa sahig. Hawak-hawak niya ang labi niyang dumugo. Pero kahit ganun, hindi niya yun ininda at muli itong tumayo. Hinarap niya ang tila mabangis na ngayon na si Joseph. Pakilamero na kung pakilamero. Pero huwag mong kalilimutan. Hindi mo ako basta-basta kaibigan ng Joseph. Pinsan mo ako. Kadugo mo ako. Kaya may paki ako sa'yo.
Tumalikod na noon si Lloyd at naglakad papalayo. Narinig pa niya ang huling sigaw sa kanya ni Joseph. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Pakialamero! Halos magtaas baba ang dibdib ni Joseph dahil sa galit at inis na nararamdaman niya nang pumasok siyang muli sa kanyang kondo. Doon ay agad na lumapit sa kanya si Marie. Sino bang pakialamerong yun? Kaibigan ko. Hindi kanya dapat kinaganon, Joseph. Hindi kanya dapat pinakikialaman. Dapat siyang turuan ng leksyon. Iyaan mo na siya. Sigurado ako hindi na yun babalik. Hindi. Dapat siyang magtanda. Anong gagawin ko? Wala kang gagawin. Ako na ang bahala. Anong ibig mong sabihin? Basta. Hindi mo na kailangan pang malaman. Ibigay mo sa akin ang address niya. Sinabi ni Marie ang katagang yun habang diretsong nakatitig sa mga mata ni Joseph. Sa isang iglap, biglang napasunod naman si Joseph sa gustong mangyari ni Marie na parabang isang sunod-sunuran na tuta. Ibibigay ko sa'yo? Tama yan. Kinagabihan sa bahay ni Lloyd, mahimbing siyang natutulog noon. Nang biglang sunod-sunod na pagkatok sa kanyang unit ang agad na nagpagising sa diwa niya. Bumangon siya noon kahit napipilitan at agad na tinungo ang pintuan. Sino yan? Hinintay niya muna na may sumagot sa kanya pero walang nagsalita. Kumunot na ang noon-noon ni Lloyd. Sabi ng sino yan eh! Marahas niyang binuksan ang pinto. Doon ay nabalot siya ng pagtataka kung bakit wala naman siyang nakita na kahit sino nang buksan niya ang pinto. Medyo humakmang pa siya para makalabas talaga ng unit niya at saka lumingon sa kaliwa at kanan. Pero wala talaga siyang nakita. Nagpasya na siyang bumalik na lang sa loob at bumalik na din sa pagtulog. Habang nakapikit ang kanyang mga mata at unti-unti nadadalang muli sa pagkahimbing, doon ay biglang may narinig siyang mabibigat na yabag. Nanunuot ang mga yabag na yon sa kanyang pandinig. Dahil nga mababaw pa lamang ang tulog ni Lloyd, agad siyang nagising sa pagmulat ng kanyang mga mata. Isang maitim na imahe agad ng tao ang nakita niya sa may bandang paanan ng kama niya. Sino ka? Paano ka napasok sa kwarto ko? Dahil madilim, inakala niyang tao talaga yon. Pero biglang nangilabot ang buong katawan ni Lloyd nang makita niyang nagpupulahan ang bilugang mga mata nito at titig na titig sa kanya. Sino ka? Halimaw! Tulo! Bago pa man makasigaw ng tuluyan, ang maitim na imaheng yon, bigla itong tumalon sa kama ni Lloyd. Nadaganan ang halimaw na yon ang tiyan ni Lloyd at bigla siya nitong sinakal. Ramdam ni Lloyd ang matatalas nitong kuko na unti-unting bumabaon sa kanyang liig. Bitiwan mo ko! Mamamatay ka na! Tulong! Tulong! Papatayin kita! At muli na namang umungol na parang mabangis na hayop ang halimaw na yon. Nangilabot ang buong katawan ni Lloyd. Sisiguraduhin ko, kakainin kita ng buhay. Lahat ng lamang loob mo ay kakainin ko. Masyado kang pakilamero! Bitiwan mo ako, halimaw ka! Aswang! At kahit nahihirapang magsalita si Lloyd dahil sa pagkakasakal ng halimaw sa kanya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang mapahinto ito at maialis mula sa pagkakadagan sa kanyang tiyan. Buti na lang talaga at kung pagbabasehan ang laki ng katawan ni Lloyd kaysa sa halimaw, mas malaki ang kanyang katawan. Sa mga oras na yon, hula niya'y isang babae ang aswang na yon dahil balingkinitan ang katawan nito at mas pandak ito kesa sa kanya. Kaya naman, pinilit niyang pumalag dito. Ginamit niyang kanyang binti at paa upang kumilos
hanggang sa maalis at maitulak niyang aswang na muling umaalulong na para bang mabangis na hayop. Hindi na yun pinansin pa ni Lloyd. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang silid. Agad siyang dumiretso sa may kusina para kumuha ng asin at bawang. Maya-maya pa, nakasunod na sa kanya ang aswang. Papatayin kita! Sige! Papatayin kita! Sige! Labitan mo ko! Sisiguraduhin kong uubusin ko sa'yo ang laman ng asin na to dito sa garapon na to! Akala mo ba? Wala akong alam na pangontra sa aswang na katulad mo! Sige! Lumapit ka! Kundi papatayin kita! Kung papatayin mo ko, sisiguraduhin kong uunahin kita! Umalulong na naman ang aswang kay Lloyd na para bang wala itong balak na umatras. Dahil doon, kaya naman napilitan si Lloyd na dumukot ng asin at agad na ibinato ito sa aswang. Naglikha na parang pumipitik na langis ang katawan ng aswang nang matamaan yun ang asin. Sumigaw naman ang aswang na para bang nasasaktan. Sige! Huwag mo kong susubukan! May araw ka din! Pakialam meron ka! Sa susunod, papatayin na talaga kita! Tandaan mo yan! Mabilis na tumakbo ang aswang palabas ng kanyang unit. Nabasag pa nga ang nadaanan nitong vase pero hindi na yun gaanong pinansin ni Lloyd. Nang mga oras kasi na yun, hinahabol niyang kanyang hininga dahil sa nangyaring pakikipaglaban sa aswang. Pero habang malakas ang kanyang binibitawang hininga, meron namang tumakbong hinala sa isip ni Lloyd ng mga oras na yun. Mukhang kilala ko ang aswang na yun. Kung tamang hinala ko, siya yung ibig sabihin. May kinalaban din siya sa pagbabago ni Joseph. Pinaiikot niya lang si Joseph. Isa din siyang biktima. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaligtas si Joseph. Alam ko, at naninigurado ko, siya talaga yun. Siya ang babaeng nasa kondo. Kinabukasan, nagtungo agad si Lloyd sa kilala niyang albularyo. Ikwinento niya dito ang nangyari sa kanya at sinabi niya rin dito ang pinaghihinalaan niyang umataki sa kanya kagabi. Doon niya napagtanto na kilala din pala ng matandang albularyo ang tinutukoy niyang aswang. Matagal ko nang tinutukoy siyang aswang na yun. Kilala niyo ang tinutukoy ko? Oo, kahit na may edad na ang aswang na yun, maganda pa din siya at kaakit-akit. Maraming nabibighani sa kanya. Ang mga target niyang biktimahin ay yung mayayaman at may itsura kahit papano. Kapag napagpasya niyang ikaw ang bibiktimahin, makikipagsalubong siya ng tingin sa iyo. Kapag nakipagtinginan ka, ilang segundo lang, bibigyan kanya na ng tinatawag niyang palipadhangin. Doon ay mababaliw ka sa kanya. Kung saan hahanap-hanapin siya nito, mao-obsess sa kanya ang lalaking nakatinginan niya. Doon niya ito huhututan ng pera. Kapag nakuha niya ng lahat ng pera, bibiktimahin niya na ito. Doon niya ito papatayin. Kung ganun, may kinlaman nga ho ang kailangan natin magmadali, mga abo. Sigurado ako, narinig niya ang sinabi ko kay Joseph na isusumbong siya kay Tita Sally para mawala siya ng sustento. Siguro, yun din yung dahilan kung bakit bigla niya akong inatake kagabi para hindi na ako makapagsumbong kung malalaman niyang wala na siyang mahutot sa pinsan ko. Baka patayin niya ito. Tama ka. Kailangan nga nating magmadali. Kukunin ko lang ang mga gamit na dadalhin ko. Bumili ka ng maraming asin tsaka bawang. Sige o mga mo.
Mabilis ngang nagmaneho ng kanyang kotse si Lloyd habang nasa tabi niya si Mang Ambo. Seryosong kanilang mga ekspresyon noon hanggang sa magsalitang muli ang matanda. Pagkarating natin doon, ikaw na ang bahala sa pinsan mo, ha? Hawakan mo siyang mabuti dahil tatanggalin natin yung pampalipad hangin niya. Tama ho, mas maganda kung uunahin natin ang kalagayan ni Joseph dahil tsak na ipagtatanggol niya yung babaeng aswang na yun kapag hindi natin natanggal yung pampalipad hangin sa kanya. Pero malaking posibilidad na nandoon ang aswang kapag nagkataon, kakailanganin mong ikaw mismo magtanggal ng palipad hangin sa pinsan mo. Ako? Paano? Sa pamamagitan nito. May inilabas ang matandang albularyo na isang maliit na bote. Binatuhan lang yun ang mabilis na tingin ni Lloyd at agad na ibinalik muli sa kalsada ang atensyon. Ano yan, Mang Ambo? Langis ito. Kailangan mo itong maipainom sa pinsan mo para mawala ang pagkaibang niya. Kaya mo bang gawin yon? Kakayanin ko para sa kapakanan ni Joseph. Mga bandang alas 11 na ng gabi nang makarating sila sa kondo ni Joseph. Si Lloyd ang umarap sa may pinto habang pinapatago naman niya sa may gilid niya si Mang Ambo. Sunod-sunod siyang nag-doorbell hanggang sa bumukas na din ang pinto noon at si Joseph ang nakaharap niya. Agad niyang nakita ang nalilisik ng mga mata ni Joseph habang nakatingin sa kanya. Ano naman bang ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang babalik? Hindi ako nagpunta rito para sa'yo, Joseph. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako, sino pala? Yung halimaw na pinatira mo dito, yun yung sadya ko. Sinong halimaw? Huwag mo siyang papapasukin, Joseph! Naputol ang pag-uusap nila nang biglang sumigaw ang babaeng yun mula sa loob ng bahay. Nagulat si Joseph kaya agad niyang isasarado sana ang pinto ng kanyang unit. Pero mabilis na napigilan yun ni Lloyd. Agad na itinulak ni Lloyd si Joseph para makapasok siya. Mang Ambo, pumasok na kayo! Sigaw ni Lloyd habang tulak-tulak niya ang dibdib ni Joseph. Sino yung kasama mo, matanda? Bakit mo pinapasok yan dito sa pamamahay ko? Palabasin mo yan! Trespassing kayo! Nandito kami para tulungan ka, Joseph! Tulong? Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Habang pilit na pumapalag si Joseph kay Lloyd, sa kabilang banda naman, magkaharap na ngayon ang matandang albularyo at ang aswang na si Marie. Nanlilisik ang mga mata ni Marie ng mga oras na yon na parang paunti-unti din siyang nagpapakawala ng mababangis na tunog kahit nasaan yung tao pa rin siya. Nagkaharap din tayong muli. Buhay ka pa pala, tanda. Ipinangako ko na hindi ako mamamatay hanggat hindi kita napapatay. Anong sinasabi ng matandang yan? Huwag mong sasaktan si Marie! Hoy! Marie naman pala ang pangalan mo ngayon. Nuknukan ka talaga ng pakialam merong, Ambo. Oo, lalo na't alam kong may bibiktimahin ka na naman. Bakit kaya hindi mo ipakita ang tunay mong katauhan sa likod ng maamo at mapangakit mong mukha ngayon? Pakialam merong! Muling nagpumiglas noon si Joseph. Gusto niyang ipagtanggol ang mga oras na yun si Marie. Pero hindi pa rin siya makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Lloyd sa kanya habang nakadiin siya sa may pader. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Lloyd! Sumusobra ka na! Ginagawa ko to para sa'yo, Joseph! Kaya ito, inumin mo! Inilapit ni Lloyd ang hawak niyang maliit na bote sa bibig ni Joseph. Pero agad naman itong iniwas ang bunganga. Ano ba yung pinapainom mo sa akin? Lason ba yan? Gusto mo akong patayin? Hindi, maniwala ka. Ito yung makakatulong sa'yo. Ayoko,
Bitiwan mo ako, hindi papatayin kita! Hindi na nakapagpigil pa noon si Lloyd. Kaya naman, agad niya nang itinumba sa sahig si Joseph. Natumba nga ito habang si Lloyd naman ay nasa ibabaw ng pinsan niya. Aray ko, ano ba? Bitiwan mo ako! Inumin mo na to! Joseph! Kahit anong gawin niya, huwag na huwag mong iinumin yan! Papatayin ka nila! Gusto nilang mamatay ka! Lalong mas nagpumigla si Joseph ng mga sandaling yun. Pero dahil nakadagan nga si Lloyd sa ibabaw ni Joseph, kaya hindi pa rin siya gaanong nakakakilos. Ganun pa din pala ang taktika mo, no? Sabi nang huwag kang mangialam dito, tanta! Ito ang magiging katapusan mo! Sige! Tingnan natin kung sino magkakaroon ng katapusan ngayon! Sinimulang ilabas ni Mang Ambong buntot pagi na daladala niya na nasa kanyang bayong. Sa kabilang kamay naman niya ay nandoon ang dinakot niyang asin na agad niyang isinaboy sa katawan ng aswang. Mari! Sabi na huwag siyang sasaktan! Nang sumigaw si Joseph, doon naman nakakuha ng pagkakataon si Lloyd na itaktak sa nakabukang bibig ni Joseph ang hawak niyang langis. At dahil nakahiga nga ng mga sandaling yun si Joseph, nagtuloy-tuloy ang langis na yon hanggang sa lalamunan niya. Nung una, ay pinilit pang isuka ni Joseph yon, pero wala na siyang nagawa pa dahil nalunok niya na yon. Doon palang umalis si Lloyd mula sa pagkakapatong niya sa pinsan niya. Mga pakilamero! Wala ka ng habol sa lalaking bilihag mo! Matatanggal lang ngayon ang ibinigay mong bulong! Pwes, papatayin ko kayong lahat! Excuse me lang ha! Hindi ka magtatagumpay! Sa isang iglap, doon na unti-unting nagbago ang anyo ni Marie. Ang kanyang mahaba't unat na buhok ay naging kulot at buhaghag. Kapansin-pansin na din ngayon ang kakaibang haba ng kuko ng kamay nito na matatalas din. Ang kanyang mga ngipin ay kusang dumami kesa sa normal na bilang nito at naging matulis din yun. Ibang-iba na ngayon ang itsura ni Marie kesa sa dati nitong anyo. Doon na din nakumpirma ni Lloyd na ito nga talaga ang aswang na umataki sa kanya kagabi. Sa wakas, ipinakita mo din ang tunay mong anyo. Papatayin ko kayo! At ikaw, tanda, ang uunahin ko! Umungol na parang mabangis na hayop ang aswang. Umaalingaw-ngaw yun sa buong kondo ni Joseph. Na mga sandaling yun naman, unti-unti na ding bumabalik ang kanyang katinuan. Agad namang hinila ni Lloyd ang kanyang pinsan, papalayo sa mangyayaring labanan. May aswang? May aswang? Siya ang babaeng dinala mo rito. Isa siyang aswang, Joseph. Ano? May iniuwi akong aswang dito sa pamamahay ko? Oo, dahil inakit ka niya at binighani ka niya. Kaya nawala ka sa sarili mo. Wala akong masyadong maalala. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, ligtas ka na. Nawala na yung bulong ng aswang. Malakas na hinagupit ni Mang Ambo ng kanyang buntot bagi patungo sa direksyon ng aswang. Agad itong tumalon para maiwasan yon, hanggang sa bumagsak yon sa mismong harapan ng matandang albularyo. Isang nakatatakot na ngisi ang pinakawala ng aswang nang makita nitong nabigla ang matanda sa mabilis niyang pagkilos. Matanda ka na talaga! Ang bagal mo nang kumilos! Dahil dyan, mamamatay ka na! Mabilis na sinakal ng aswang ang liig ni Mang Ambo. Mahigpit yun, kaya ramdam ng matanda ang pagbaon ng kuko doon. Sa higpit nun ay hindi na din halos makagalaw. Agad namang kumilo si Lloyd at pasimple niyang binulungan noon si Joseph. Kumuha ka ng asin dun sa bayong ni Mang Ambo, tapos ibato mo dun sa aswang. Lalapit lang ako dun sa may likod para makuha ko yung latigo ni Mang Ambo. Ano? Paano kung masaktan ka?
mapahamak tayo. Hindi natin pwedeng pabayaan si Mang Ambo. Basta sundin mo na lang ang inuutos ko. Walang mangyayari sa atin. Dahan-dahan na naglakad si Lloyd patungo sa may bandang likuran. Nang makarating siya doon, ay nagsalubong pa ang mga mata nila ni Mang Ambo. Doon pa pasimpleng ibinato ng matandang albularyo ang hawak niyang buntot pagi patungo sa pwesto ni Lloyd. Agad naman na nasaluyo ni Lloyd at isang malakas na paglatigo ang ginawa niya sa may bandang likuran ng aswang. Nang mga sandaling yun, ay doon palang nabitawan ng aswang si Mang Ambo at malakas na sumigaw. Naging sanhi yun ng mahaba at malalim na sugat na tinamaan ng buntot pagi sa may likod ng aswang. Nasira din ang damit na suot noon. May nakita din si Lloyd na parang usok na nagmumula sa mga sugat nito. Nang humarap sa kanyang aswang, ay muli siya nitong inangilan na parang mabangis na hayop. Doon sinenyasa ni Lloyd si Joseph. Ngayon na, Joseph! Ibato mo mismo sa sugat niya yung asin! Mabilis na kumilos si Joseph. Agad niyang sinunod si Lloyd at ibinato niyang isang dakot na asin sa sugat nito. Mas lalong umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang. At napaluhod pa ito sa hapdi at sakit na nararamdaman dahil sa sugat na nalagyan ng asin. Ariko! Ang hapdi! Ang hapdi! Nagwala lalo ang aswang para itong uod na inasinan. Maya-maya pa ay doon na unti-unting lumapit si Mang Ambo kay Lloyd. Hawak-hawak niya ang liig niya na may konting agos ng dugo at sa kanya inabot sa kamay ni Lloyd ang buntot pagi. Tama ang ginawa ninyo. Ngayon ay tutuloy na kitang tapusin para wala ka nang mabiktima pa. Parang awa niyo na, huwag niyo akong papatayin. Magmakaawa ka na sa lahat ng binibiktima mo. Muling hinampas ni Mang Ambo ang katawan ng aswang na nagsanhi naman yon ng sugat sa kanyang braso. Nagwala na naman ang aswang at sumigaw na naman ito ng pagkalakas-lakas. Mawala ka na sa mundong ito! Mawala ka na! Habang abala sa paghahampas ng buntot pagi si Mang Ambo, sinabayan naman yun ang paghagis ng asin ni Lloyd at Joseph. Nang manghina ang aswang dahil sa natamo niyang mga sugat at sakit sa buong katawan. Doon na naglabas ng maliit na kutsilyo si Mang Ambo. Nakabalot pa yon sa isang itim na panyo habang may nakabudbud din na asin. Dahang-dahang lumuhod si Mang Ambo sa harapan ng aswang. Kailangan natin itong itarak sa kanyang puso para tuloy na siyang bawian ang buhay. Itinutok na nga ni Mang Ambo ang talim ng kutsilyo sa nanghihina na ngayon na aswang. At sa konting puwersa lang, tuluyan na yung bumaon doon. Napapikit at nagtago sa likuran ni Lloyd si Joseph dahil ayaw nitong makita ang nangyari. Dahil sa nakatarak na kutsilyo, tuluyan nang binawian ang aswang. Tumayo muli ang albularyo at hinanap ang dalawa. Kukunin ko ang bangkay nito at susunugin. Gusto niyo ba akong samahan? Sige o, ipagmamaneho ko po kayo. Maraming salamat nga po pala sa tulong ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko malalaman na biyag na pala ako ng aswang na yon. Walang ano man yun, ano't ano pa man. Itong si Lloyd ang talagang hindi sumuko para matulungan ka. Sa kanya ka dapat magpasalamat. Salamat pare. Salamat at pasensya na din sa lahat ng mga nagawa ko. Hindi ako nakinig sa'yo. Wala na yun, tol. Mabuti na lang talaga't kilalang kilala kita. Kaya alam ko kaagad na may mali. Kaya ako nang gumawa ng paraan para matulungan ka. Dahil talagang
may kakaiba kang ikinikilos. Tunay ka nga talagang kaibigan at kadugo. Nagsalo pa sila noon sa mahigpit na yakap. Gaya ng plano, sinunog nga nila ang bangkay ng aswang. Tuluyan ngang naging abo ang pangyayaring yon sa buhay ni Lloyd at Joseph. Hindi na din pala natuloy ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ng congressman. Dahil nga nakiusap ang pamilya nito na huwag nang ungkatin pa dahil masisira daw ang pangalan nito. Lalo na at may asawa pala ito, pero nang bababae sa bar. Tuluyan na ding nabaon sa limot. Bumalik na din sa dati si Joseph. Naging maayos na ulit ang kanyang trabaho, kung saan ngayon ay meron na itong asawa at mga anak. Ganon din si Lloyd, may sarili ng pamilya. Ngunit dala-dala pa rin nila sa kanilang alaala ang minsang pakikipagsagupaan sa aswang noon na hindi naman nila parehong pinaniniwalaan.